Let's go. Sambit ni Fabio na makagiyak na ako. Tinignan ko naman ang kabuuan niya at ang gwapo niya talaga. Hindi siya nakasuot ngayon ng tuxedo na halos araw-araw ko nakikita sa kanya. Isang simpleng damit lang naman pero bumagi talaga sa kanya. Lumapit na ako sa kanya at ikinawit ko na lamang ang kamay ko sa braso niya nang ilahad niya yun. Kung titingnan mo talaga ay para kami mag-asawa. Mag-asawa nagmamahalan talaga. Nang makababa kami ng elevator ay nilibot kang paningin ko sa kabuuan ng paligid. At talaga naman nakakamangha. Ito yung lugar na muntikan ko ng tanggihan? My God, Talia, what happened to you? Lihim ako napapangiti dahil sa ganda ng paligid. My dream? Hindi ko alam na yung pangarap kong bansa na gusto kong puntahan kasama na makakasama kong tao habang buhay ay kay Fabio ko pa natupad. Okay lang naman. At least natupad ko pa rin naman yung dream country ko. Ito yung mga pagkakataon na munti kong hindi magawa para lang masunod ko ang mga magulang ko. Sumakay kaming dalawang muli sa limousine na siya sumundo sa amin sa airport. Hindi ko pinansin si Fabio at itinuon ko na lamang ang paningin ko sa labas. Ganito pala talaga kaganda sa bansang ito. Hindi lang siya sa picture maganda dahil mas maganda pala talaga kapag napuntahan mo na. Do you like it? Tanong ni Fabio na tinanguan ko na lang. Namamangha talaga ako sa lugar na ito. Hindi ko man alam where exactly we are. Wala na akong pakialam. Ang mahalagay nandito na ako. Huminto na ang sasakyan namin at inalalayan naman ako ni Fabio. Hindi ko na siya tinapunan ng tingin at mas tinitigan ang paligid. Napakaraming tao sa paligid at sa tingin ko yung mga turista rin kagaya namin. Napakaliwanag ng paligid. Napupuno ng kulay dilaw ang paligid. Napapatingala na lamang ako para tingnan ang nagagandahang mga building. Mayroon din itong maliit na tower ng Paris. It's so beautiful. Anas ko habang naglalakad at nakatingala. Napatingin na lang ako sa paligid ko nang maalala kong kasama ko pala si Fabio. Napakunot na lamang ang noo ko nang hindi ko siya makita. Fabio! Tawag ko sa pangalan niya pero sa sobrang dami ng tao, hindi ko na alam kung nasaan siya. Fabio! Muli kong tawag sa pangalan niya pero hindi siya sumasagot. Bumalik ako sa pinanggalingan ko kanina at tinitingnan ang paligid dahil baka nasa paligid lang siya. Fabio! Where are you? Sigaw ko na. Wala akong alam sa lugar na ito pero bakit niya ako iniwan? Hindi malang niya ba ako sinundan kanina? Napaka-gentleman talaga na lalaking yun. Akala ko ba ipapasyal niya ako pero bakit iniwan niya ako sa napakaraming tao dito? Nakabalik na ako kung saan kami ibinaba kanina. Pero wala rin yung sasakyan. Gusto ko nang umiyak. Kaya ko naman ang sarili ko pero hindi ko alam kung bakit para akong batang gustong umiyak dahil naliligaw na ako. Fabio, mahina akong banggit sa pangalan niya. Saka ako sumandal sa isang haligat na kayuko. Ipinasyal pa niya ako dito kung iiwan niya rin naman pala ako. Anong alam ko sa lugar na to? Kung bakit ba naman kasi umalis ako kaagad na hindi siya kasama? Ni hindi ko nga alam kung anong pangalan ng hotel na pinagtutuluyan namin dalawa eh. Paano ako makakauwi nito? Ayos lang naman na iwan niya ako dito kung may gusto siyang puntahan basta nagpaalam naman siya at ibinigay sa akin ang address ng hotel. Why are you crying? Napatingala na lang ako nang marinig ko ang boses niya. Para tuloy akong batang bigla na lamang tumulo ang luha nang matagpuan ng kanyang ina. Hey, is there something wrong? May masakit ba sa'yo? What happened? Nag-aalala niya tanong sa akin pero hinampas ko lang ang dibdib niya. Akala ko ba ipapamasyal mo ko? Bakit mo ako iniwan dun? Inis kong anas sa kanya habang pinipigilan niya ang mga kamay kong humahampas sa dibdib niya. Hey, stop! I'm sorry. I just want to buy you this. Susunod naman ako sa iyo doon pero umalis ka naman pala kaya hinanap pa kita. Sad niya sa akin. Kumalma naman ako kaagad. Saka ako pinanasan ng ilang mga luhang pumatak sa mga mata ko. Tinignan ko ang hawak-hawak niya isang crown flower at isang bouquet. So stop punching me. It hurts, you know. Here's a bunch of flowers to my beautiful wife. Anas niya na ikiniiwas ko ng tingin. Makasabi ng don't fall for each other. Pero yung ginagawa niya, anong gusto niyang gawin ko? Ipagsawalang bahala ang mga ginagawa niya. Kung sa bagay, yun naman ang dapat kong gawin dahil mag-asawa lang naman kaming dalawa sa papel. You don't like it? Napatingala na lang ako sa kanya, saka napatingin sa hawak niyang bouquet. Kinuha ko naman yon at inilagay sa ulo ko ang binili niyang crown flower. Anong gagawin ko sa bouquet na to? Dadalhin ko habang naglalakad kaming dalawa? Oh, I forgot. I'm sorry. You're so beautiful tonight, so when I saw the flower, I thinking about you. Hindi mo nga naman pala pwedeng hawak-hawak mo na lang yan sa pamamasyal natin. Kinuha niya naman sa akin ang mga bulaklak na ibinigay niya sa akin
Sa kanya inabot sa driver niya at inuutos na dalhin na lamang sa loob ng sasakyan. Inilhad niya sa akin ang kamay niya at inabot ko naman sa kasya nagpatiuna naglakad. Nakipagsiksikan kami sa napakaraming tao habang hawak-hawak niya ang kamay ko. Hindi ko napinansin iyon at muling pinanood ang paligid namin. Mas lala ko na patingala nang sumabog ang napakagandang fireworks sa kalangitan. Wow! Tanging naiusal ko nang sunod-sunod ang pagpapaputok nila sa itaas. Napatingin na lang ako kay Fabio nang maramdaman ko ang pagtitig niya sa akin. Napakunot na lamang ang noo ko nang umiwas siya sa akin ng tingin. Napailing na lang ako sa kamuling pinanood ang napakagandang tanawin sa itaas. Matapos naming mapanood ang fireworks ay muli ako hinila ni Fabio at may pupuntahan pa raw kami. Hindi naman ako umangal pa dahil magtiwala naman ako sa kanya pagdating sa pamimili na lugar na pupuntahan. Sa sobrang excited ko ay hindi ko na hinintay ang pagbukas ng pintuan ng driver ni Fabio. Nauna na ako lumabas sa kanya pero hindi naman ako umalis. Kung titignan mo ang lugar ay para lamang ito sa mga bata pero hindi. Ang galing ng pagkakagawa naman ito. Mga naglalaki ang mga isda at jellyfish na punong-puno ng mga sari-saring ilaw. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag at nanguha ng picture pero hindi ko naman makuha ng buong magandang tanawin sa likod ko. Napatingin nila ako kay Fabio nang kunin niya ang cellphone ko sa kanya ibinigay sa driver. Anong problema ng lalaking ito? Nagpipicture lang naman eh. Kunot-no ko lang siyang pinanood sa kilos niya. Matapos nang iabot sa driver ang cellphone ko ay saka siya naglakad papalapit sa akin. Hinapit niya naman ang bewang ko, saka hinila hanggang sa makalapit kaming dalawa sa mga naglalakihang isda. Naguguluhan naman ako nakatingin sa kanya. What? Kunot noon niya naman tanong sa akin. You want to take a photo without me? I'm here too, Talia. Let's take a photo together, then I will be your photographer later if you want to take a photo alone. Anas niya saka humarap sa driver na naghihintay na lang ng ngiti namin dalawa. Napatingin pa ako sa kamay niya nakapulupot sa bewang ko. Palihim ako napapalunok dahil para bang kuryente ang kamay niya at nakokuryente ang buong katawan ko. Tumingin na lamang ako sa camera nang humigpit ang pagkakahawak niya sa bewang ko. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa akin labi kasunod doon ang pagpapailaw ng flash ng cellphone ko. Hindi ko alam kung kailan hihinto sa pagkuha ng maraming picture ang driver ni Fabio dahil nakailang ngiti na ako pero hindi pa rin niya ibinababa ang cellphone ko. That's enough! Anas ko saka ako inalis ang pagkakahawak ni Fabio sa bewang ko. Why? You don't like to take a photo with me? Not like that, Fabio. Kahit ilang pictures pang kunin sa cellphone ko pero iisa yung posing nating dalawa at ang background useless din. Hinila ko na lamang ang kamay ni Fabio saka sininyasan ng driver na sumunod sa amin. Nagtungo pa kaming dalawa sa ibang direksyon saka naghanap ng maganda pang spot. Nang makahanap naman ako, itinignan ko si Fabio saka ako nagtungo sa likuran niya. You're good in acting, right? Taas kilay ko pang tanong sa kanya nang lingunin niya ako habang nasa likod niya ako. What do you want? Tanong niya sa akin pero hindi ko na siya sinagot. Humawak ako sa dalawang niyang balikat saka ako tumalon at sumakay sa likod niya. I just want a piggyback. Sad ko sa kanya saka inayos ang pagkakasakay ko sa kanya. Nanlaki pa ang mga mata ko nang hawakan niya ang puwet ko para mas itaas ako. Hindi naman ako pwede magreklamo lalo na't ako ang may plano nito. Naiilang man ako, ay pinagsawalang bahala ko na lang saka sinabi sa driver na kuha na kami ng maraming pictures. Maraming posing akong ginawa, itinaas ko ang dalawa kong kamay habang nakangiti ng malaki at ang nakayakap sa leeg niya ang dalawa kong kamay. This is the best night, kahit na sa lalaki hindi ko masyado pang kilala ang nakasama ko. I don't care about it anyway. May ngiti akong bumalik sa hotel namin dalawa habang nakatingin sa mga kinuha niya pictures ko. Ang cute niya lang kasi kanina habang nangunguha ng mga pictures ko. Hindi man siya marunong ay pwede na rin. Napatigil na lamang ako sa pag-scroll ng mga pictures ko na makita ko ang kuha namin dalawa ni Fabio habang nakasakay ako sa likuran niya. Napazoom ko na lamang ang picture niya na makita kong malaki ang ngiti niya dito. Parehong nakataas ang kamay namin dalawa habang bahagyang nakanganga ang bibig namin na nakangiti. We look so happy in this picture. Kapag hindi mo talaga kami kilala ay maaari mapagkakamalan mo kaming dalawa na nagmamahalan talaga. What is that? Gulad ko pang naisarado ang cellphone ko dahil sa boss ni Fabio. It's nothing. I already saw it. What was the smile, ha? Nangaasar niyang tanong. Inirapan ko na lamang siya. Wala lang. Masama bang umiti? Sa lahat kasi ng pictures ko, ito yung kitang-kita mo talagang saya sa mukha ko. Sayang lang at kasama kita sa picture. Can I see?
Inilad pa niya ang kamay niya at gusto niyang kunin ang cellphone ko. Wala, huwag mo nang tingnan. I just want to see our pictures, okay? Kasama ako sa picture, so let me see it. Bahagyang napataas ang kilay ko. Binuksan ko naman yun, saka inabot sa kanya. Napaupo siya sa tabi kong sofa. Kanina pa kasi kami nakarating dito sa hotel. Akala ko nasa loob na siya ng kwarto kanina, kaya nagpaiwan na muna ako sa sofa. Tininan ko naman siya habang tinitingnan ang mga pictures namin dalawa. Hinayaan ko na lamang iyon. Maya-maya pa ay ibinigyan niya na sa akin ang cellphone ko saka umalis. Ang bilis naman nun nagtingin ng mga pictures. Sa bagay, mas maganda naman yon dahil hindi ako komportable kapag hawak ng ibang tao ang cellphone ko kahit na wala naman akong itinatago. Nagpalipas pa ako ng ilang minuto sa sofa, saka ako naisipang pumasok sa loob ng kwarto. Naabutan ko naman si Fabio na nagsiselfon pero ibinaba niya na rin kaagad saka nagkumot. Hinayaan ko na lang siya, saka inilagay na rin sa side table ang cellphone ko saka hinila na rin ang kumot ko. Nasa iisang kama kaming dalawa, pero malawak naman yung kama kaya okay lang. Nagising akong wala na akong katabi sa kama. Inilibot ko ang paningin ko sa kwarto, pero hindi ko talaga siya makita. Baka kanina pa siya gising, o baka nasa banyo pa para maligo. Bumaba na ako sa kama ko at nagtungo sa pintuan ng banyo. Pero wala naman ako naririnig na tulong ng tubig kaya baka nasa labas na siya. Pumasok naman ako sa banyo saka naligo. Nagsuot na lang din ulit ako ng simpleng dress. Puro kasi dress din ang nabili ni Fabio, kaya yun na lang din ang dinala ko. Nang hawiin ko ang malaking kortina, ay bumungad sa akin ang hindi pa katirikan ang araw. Kinuha ko naman yung cellphone ko saka ako binuksan ang camera at nag-selfie. Ang ganda talaga ng view dito. Nakaka-fresh pala sa lugar na to. Nang matapos ako makapili ng pictures, ay binuksan ko ang wifi para makapag-post naman ako sa Insta. Subalit napakunot na lamang ako ng noo nang sunod-sunod din ang pag-pop out ng mga notif ko sa Insta. Hindi naman ako nag-post kahapon para ulanin na naman ako ngayon ng mga notifs. At pretty commented, in your tag post at kung sino-sino pa, may mga nakita rin ako mga nag-react. Nagbukas naman na ako ng Insta ko at sabog na ngayon ang notif ko. Binuksan ko isa doon hanggang sa mapunta ako sa isang account. At F. De La Torre, literal na nalaki ang mga mata ko nang makita ko ang picture namin ni Fabio kagabi. Yun yung picture na tinititigan ko kagabi. Ano nakain niya at pinost niya ito sa Insta? Gusto niya ba talagang ipalabas na para kaming in love na in love sa isa't isa? Nasa kanya na ang kumpanya, kaya ano pa bang gusto niya? Napasapo na lamang ako sa noo ko. Nag-scroll na lamang ako sa mga comments. Look how happy he is. What a lucky girl. The cold-hearted Fabio is gone. They're lucky to have each other. With heart and emoticon pa. Marami pa akong mga comments nilang nababasa ko at halos lahat ay mga kababaihan. Papatayin ko na sana yung wifi na may muling nag-pop up na notif kaya pinindot ko na lamang yun. Another comment. I can't. No. May Fabio is already married. Komento na isang babae. Napapailing na lang ako. Nang scroll up ko pa ang phone ko, ay ibang picture na nakapost. Tinginan ko yun at mukha namin dalawa ni Fabio yun habang nakapikit pa ako. Teka, kanina lang to ah. Tinginan ko kung anong oras na yun pinost at halos kalahating oras na pala pero marami na agad na nag-like. Ano ba talagang plano na lalaking yun at kailangan pa niya mag-post? Para saan ba? Para patunay? Goodness! Good morning my wife. Basa ko sa caption niya. Tinignan ko na rin ang isa niya pang in-upload kagabi. Napakarami pala talagang followers na lalaking to. Akalain mong 3.4M ang nag-react ng post niya kagabi lang? A night date with my beautiful Talia. Napaikot na lamang ang mga mata ko sa mga caption niya. Gusto niya yata ay may patunay pa. He don't need to do this. Kasal na kaming dalawa kaya wala na siyang dapat papatunayan sa iba. May bala ka pa bang puntahan? Tanong sa akin ni Fabio na makababa kami ng sasakyan. Kanina umaga pa kami namamasyal at halos malibot na namin ang magagandang tanawin dito sa Dubai. Wala naman akong alam sa lugar na to. Ikaw na lang ang mag-decide kung saan magandang pasyalan. I thought this is your dream country. How did you know? Just don't ask. I am asking if you have a place that you want to go before we go back. Yes, this country is one of my favorite dream. Pero hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Wala naman! Ikaw na lang mamili kung saan maganda. Anas ko sa kanya. Uuwi na kami bukas, kaya sinusulit na rin namin ang pananatili namin dito sa bansang ito. Magiging abala na rin si Fabio bukas dahil iyon ang simula niya bilang bagong may-ari ng kumpanya. Muling umandara sa sasakyan namin,
Nakatuon lamang ang mga mata ko sa labas dahil kahit saan yata kami dali ng sasakyang ito ay wala kang makikitang lugar na hindi kaaya-aya. Pinagbuksan na ako ni Fabio ng pintuan. Hindi ko man lang alam kung anong lugar pa ang mga pinuntahan namin, but it's okay. Ang mahalaga, may larawan akong kasama nila. Go there and I'll take a photo of you. Anas ni Fabio, pero inilingan ko na lang siya. Bakit hindi ikaw ang pumunta doon para kuhanan ko ng picture? Marami na akong picture na mag-isa ko lang, pero ikaw parang wala pa. I am not a fan of that. Sige na, kahit isa lang naman para naman may solo pic ka rin. Ikaw ang kukuhanan ko ng picture, so go there. Hinawakan ko naman ang kamay niya, saka ko siya hinila papalapit sa sinasabi niya kanina pa. Pinatayo ko siya roon, saka iniwan. Subukan mo umalis dyan, babatukan talaga kita. Pagbabanta ko sa kanya, hindi naman siya uminik at nagpamulsa na lang. Tumingin ka naman dito oh! Sigaw ko pa. Tumingin nga siya pero wala man lang kakulay-kulay ang mukha niya. Hindi man lang umiti. Hindi ka ba marunong umiti? Para kang estatwa na nakatayo lang doon. Anas ko na makalapit na siya sa akin. Hindi naman siya umimik saka naglakad. Suplado talaga to. Hinayaan ko na lamang siya. Sumunod na lang ako kung saan ang patungo niya. Lahat ng mga lugar na napuntahan namin ay magaganda. Dahil masyado na malayong hotel na tinutuluyan namin, ay naghanap na lamang siya ng restaurant para doon na kami kumain. Kung ganito lang sana kadali ang buhay, yung wala kang iniisip na problema, ang sarap siguro mabuhay sa mundo. Ang panandali, ang katahimikan at kapayapaan ay kay Fabio ko yung naranasan. Sa kanya ko naramdaman, ang isang gabi nangyari sa amin ay dito kami dinala. Isang gabi na hindi man lang namin naiisip na magpapakasal kaming dalawa. Kahit na hindi siya masyadong palasalita, ay okay naman siyang kasama. Mabilis kami natapos na kumain dalawa. Magdidilim na naman, kaya naisipan na naming umuwi dahil napapagod na rin ako. Maghapon kami naman siya ngayon at talaga naman nakakapagod din. Gusto ko na lang mahiga at matulog. Hindi naman siguro tayo nagmamadali bukas, no? Baka kasi tanghalina ako ng gising eh. Anas ko kay Fabio na nasa higaan niya at nakadapa. Hindi naman. Tanging sagot niya. Kung ganon, bukas ko na lang din siguro ayusin ang mga gamit namin dalawa. Inaantok na talaga ako. Ang dami nagbabago sa akin ngayon linggo. Para akong tumakaw sa pagkain, palaging inaantok at kahit nabusog ako, ay may hinahanap na pagkain na bunganga ko. Humiga na ako sa kama at niyakap ang malaking unan. Sa sobrang pagod ko, ay mabilis ako nakatulog. Nagising ako ng alas 8. Tinignan ko si Fabio pero wala na siya sa higaan niya. Kahit mamaya na lang sana kami umalis, total sariling airplane naman nila. Naligo na ako sa kainayos sa mga gamit namin. Kinuha ko na rin ang mga damit ni Fabio sa cabinet at inilagay sa maleta niya. Ganun na rin ang gamit ko. Nang matapos ako, inilibot ko ang paningin ko dahil baka may naiwan pa kaming gamit. Nang matiyak kong wala naman na, ay hinila ko ng dalawang maleta palabas ng kwarto. Gising ka na pala. Gigisinin pala sana kita. Sad ni Fabio na nakasuot ng apron habang naghahanda na pagkain sa lamesa. I-check mo na lang siguro mamaya ang mga gamit mo. Inilagay ko na nga pala sa maleta mong mga damit mo. Thank you. Come here so we can eat. Mamayang 10 pang alis natin. Are you okay with that? Naglakad naman ako papalapit sa kanya. Okay lang. Kumain naman na kaming dalawa ng tahimik. Nang matapos kami, pumasok na siya sa loob para magayak. Niligpit ko naman ang mga pinagkainan namin. Saka ako naglinis sa lababo para naman hindi nakakahiyandanat na namin na malinis. Tapos aalisan namin marumi. Dinobo check ko na rin ang mga gamit ko. Wala naman ako masyadong dinala bukod sa mga pamalit ko. Hindi naman ako katulad ni Fabio na may mga daladala pang papeles na iilan lang naman. Are you ready? Wala ka na bang naiwan na gamit mo? Tanong sa akin ni Fabio na makalabas siya ng kwarto. Wala naman na. Tinignan ko naman lahat ng gamit ko. I-check mo yun sa'yo lalo na yung mga mahalagang papeles para hindi ka na bumalik pa dito. Okay na lahat ng mga papeles ko. Anas niya naman na ikinatango ko na lang. Binitbit niya naman ang dalawa naming maleta. Muli ko pang inilibot ang paningin ko. Na makita ko namang wala na kaming naiwan, ay sumunod na ako kay Fabio. Kahit nasa loob lang naman na 3 araw, ay nag-enjoy naman ako kasama ng Delatore na yun. Sinalubong kami ng lalaki ng silbing driver namin sa loob ng 3 araw saka inilagay sa loob ng sasakyan ng maleta namin. Mabilis naman kami nakarating sa airport kung saan bumaba ang eroplano sinakyan namin. Mabilis na lang talaga kapag pauwi. Wala rin akong ginawa buong biyahe kundi ang matulog. Nagising na lang ako na makarating na kami. Papungay-pungay ang mga mata kong bumaba. Matulog na lang ulit ako pagdating namin sa mansyon niya. Sinuwel na rin na sumalubong sa amin at naghatid sa mansyon ni Fabio. Hindi na ako naghintay na may magbubukas ng pintuan para sa akin.
Dire-diretso na akong pumasok sa loob dahil masakit ang ulo ko. Dahil pakaramdam ko, nabitin ako sa pagtulog ko. Oh, my daughter is here. How's your trip, Iha? Gulat pa ako napatingin sa mami ni Fabio nang bigla siyang tumayo. Ah, okay lang naman po. Kanina pa po ba kayo dito? Oo, ang akala ko kasi maaga kayong aalis doon, kaya maaga rin ako nagpunta dito. Hindi kasi nasabi sa akin ni Fabio na tatanghaliin pala kayo. Ma'am, she need a rest please. Oh, pinagod ka ba ni Fabio, Iha? You really need a rest? Sinamaan ko ng tingin si Fabio dahil doon. Anong pinagod? Hindi pa pwede napagod sa biyahe? Hindi na lang ako umimik pa. Saka ako nagpaalam sa mami niya at tuluyang umakyat sa kwarto ko. I hate sleeping at the middle of the day, pero nitong manakarang araw ay halos araw-araw ako natutulog. I hate myself now. Hindi na ako nagbihis pat natulog na lang ulit. Para akong laging pagod. Lumipas ang mga araw at kahit nasa iisang bahay kami ni Fabio, ay bihira kami magkita. Maaga siyang umaalis ng bahay, pero ginagabi pa rin sa pag-uwi. Wala naman akong pakialam sa bagay na yun, pero gusto ko lang naman siyang kausapin kung papayagan ba niya akong magtrabaho na lang sa kumpanya niya. Naboboring na ako dito saka hindi porket asawa niya ako, ay obligasyon niya na lagyan ng pera ang bangko ko. Gusto ko rin naman gumastos ng para sa akin na ako mismo nagpagod. Hindi porket mayaman na siya ay maglalagay na lang siya ng pera sa bangko ko kung kailan niya gusto. Inabala ko na lang ang sarili ko nag-alis ng mga tuyong dahon sa mga halaman sa garden ni Fabio. Akala ko pa naman para ka ng reyna sa bahay na to. Gardener ka rin pala? Napalingon na lang ko na marinig ko ang boses na yun. What are you doing here? Visiting you, my sister. Anong pakiramdam na maging asawa ng isang delatore? Inaalipin ka pala niya? Feel at home pa siyang umupo sa upuan, saka ibinaba ang bag niya sa ibabaw na lamesa. Inalis ko naman na muna ang gloves ko, saka ko siya nilapitan. What do you need? Blanco kong tanong. Inilibot niya naman ang paningin niya, saka niya ako tinignan. Ang laki-laki pala ng bahay ni Fabio? Anong pinainom mo sa kanya para pakasalan ka niya? Para saan ba lahat ng ito, Talia? Sinong niloko mo hindi mo na mahal si Joseph? I know you still love him. Ano pa bang pakialam mo sa buhay ko? Bakit ka ba nandito sa bahay namin? May asawa ka na Abigail. Kitaon mo na lang sa kanyang panahon at oras mo. Hilaw naman siya natawa sa akin. Bahay niyo? Filingera ka na rin pala ngayon, mahal kong kapatid. Kasal kami dalawa ni Fabio, kaya kung ano ang kanya ay akin na rin. Kasal? Kasal lang kayo sa papel. Kung hindi mo lang kami nahuli ni Joseph, malamang sa kanya ka nakasal ngayon. Hindi ba dapat maging masaya ka na? Hindi ba 'yun naman talagang gusto mo matagal na? Kasal ka na kay Joseph, kaya makontento ka na ngayon. Saka wala ka na ron kung matagal ko na niloloko si Joseph kay Fabio. Bakas ang inis sa kanyang mukha. Matalim na mga tingin ang iginawa niya sa akin pero hindi ako nagpatalo. Nandito siya sa pamamahay ni Fabio, kaya wala siyang karapatan para magreyna-reynahan dito. Umalis ka na lang, Abigail. Hindi naman kita kailangan. Ibabalik ko na sa iyo si Joseph. Napatigil naman ako sa sinabi niyang yon. Ibabalik niya sa akin si Joseph? Hilaw ako natawa sa sinabi niya. Anong akala niya sa akin? Pagkatapos kong isukay, lalamunin ko ulit? No way! Alam kong mahal mo siya at mahal ka niya. Ibabalik ko siya. Ibalik mo lang sa akin si Fabio. Tuluyan na ako natawa sa sinabi niyang yon. Hawak-hawak ko na rin ang tiyan ko, kakatawa. Ano ba tingin mo sa mga lalaki, Abigail? Mga laruan na pagkatapos mong pagsawaan ay makikipagpalit ka na lang? Ganun ba kalali sa'yo ang lahat, Abigail? Saka wala akong dapat na ibalik sa'yo. Siguro ikaw, may dapat ka ibalik sa akin, pero kapag ako magbabalik, wala akong maalalang inagawan kita, Abigail. Matagal ko na sinasabi sa'yo may gusto ako kay Fabio, pero heto ka't pinakasalan pa siya. Maaring tama ka, Abigail. Sinabi mo nga sa akin pero huminto ang pagkukwento mo sa akin 3 taon na nakakalipas. Doon ka rin nagsimula magtanong na magtanong kung kamusta ba kami ni Joseph, kung ano bang ginagawa namin sa date namin. Abigail, kung gusto mo si Fabio matagal na, eh hindi mo dapat ginawa sa akin to. Hindi mo dapat inakat si Joseph gamit ang katawan mo. Mahal kita, Abigail. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, hindi ko na namalayang ang dami ko na pala na isasakripisyo. Now, please leave. Napatayo na lang ako saka ko itinuro ang pintuan. Hindi laruan sa akin ang mga lalaki. Mahal ko si Fabio at wala ka nang pakialam dun. Wala akong ibabalik sa'yo. Umalis ka na sa pamamahay namin bago pa kita tuluyang kalimutang ate kita. At bago kita kalad ka rin palabas. Galit kong sad sa kanya. Padabog naman siyang tumayo saka kinuha ang bag niya. Hindi pa tayo tapos, Talia. Tandaan mo to. Maghihiwalay din kayo ni Fabio.
Huling sad niya, saka siya tuluyang umalis. Napahawak na lamang ako sa lamesa nang biglang manghina ang tuhod ko. Nawawala talagang pasensya ko pagdating kay Abigail. Uminom na muna ako ng tubig saka naupo at nagpahinga. Hawak-hawak ko ang dibdib ko dahil para akong hinihinga sa galit ko kay Abigail. Ang kapal na mukha niyang pumunta pa sa akin at para bang isang laruan lang kinuha niya mula sa akin. Baliw ka na talaga, Abigail. Masyado ka nagiging hayok sa mga lalaki. Talagang may bala ka pang akitin si Fabio? Tinalang natin kung maakit mo nga siya. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Ayos lang ako, Angela. Sa susunod, huwag ka na magpapapasok kung ako ang hanap nila. Pasensya na po, ma'am. Si inay kasi nagpapasok sa kanya dahil nasa kusina ako. Hindi na po mauulit. Tumango na lang ako saka ako tumayo at pumasok sa kwarto ko. Hindi ko alam kung ano pang balak ni Abigail. Malis mo lang, Joseph, dahil handa kang iwan para lang sa ibang lalaki. Nang makaligo na ako, ay bumaba na rin ako ng kwarto ko. Napakunod pa ako nang makita ko ang isang bulto ng isang lalaki na naglakad papasok ng kusina. Maaga kayo nakauwi si Fabio ngayon? Naglakad na lang ako papasok ng kusina at naabutan ko naman siyang nainom na tubig sa harap ng fridge. Ang aga mo yata ngayon? Tanong ko sa kanya. Saka kumuha rin ng basa para uminom ng tubig. Maaga kami natapos sa meeting namin. How's your day? Tanong niya saka humarap sa akin at nilagyan ng tubig ang baso ko. Ayos lang naman, wala namang bago. Sagot ko saka uminom ng tubig. Naupo siya sa upuan na makakuha siya ng makakain. Nagugutom ka ba? Pwede kitang ipagluto muna. No need, ayos na ako dito. Mamaya na lang ako kakain. Nagkibit balikat na lamang naman ako. Lumapit ako sa lababo para hugasan ang gulay na ihahal ni Angela sa niluluto niya nang bigla na lamang hinukay ang tiyan ko. Gusto ko sana pigilan dahil kumakain si Fabio. Subalit wala na akong nagawa nang sumuka na ako ng sumuka. Halos manghina ang buong katawan. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Nag-aalala ng tanong ni Angela, saka ako inabutan ng tubig. Mabilis ko naman yung ininom, saka naghilamos. What was that? Napatakip na lang ako ng ilong ko nang ibang amoy ko sa karne niluluto ni Angela. Ang baho! Napasandala lang ako at napatingin kay Fabio na blanco lang naman nakatingin sa akin. Are you okay? Tanong niya sa akin saka ako magat sa kinakain niya. Okay lang talaga ako. Sagot ko saka muling uminom na tubig nang muli na namang hukayin ang tiyan ko. Naupo naman ako sa upuan na makaramdam ako ng hilo. Blanco lang naman nakatingin sa akin si Fabio. Maya-maya pa'y tumayo na siya saka inilabas ang wallet niya. Nagtataka ko siyang tingnan nang ibaba niya sa harapan ko ang ilang libong pera. Go to the doctor tomorrow. Magpa-check up ka. Ayoko madatnang ka ng iba sa loob ng pamamahay kung may sakit. Malamig niyang aniya saka umalis na kusina. Tinitigan ko lang naman ang perang ibinaba niya sa harapan ko. Anong gagawin ko sa pera niya? Wala naman ako sakit. Gagong yun. Usal ko saka ako inis na kinuha ang pera niya saka ako nagtungo sa fa. Bakit kayo nakakaramdam ng kakaiba si Talia sa kanyang katawan? Ano kaya ang gagawin ni Abigail para maagaw niya si Fabio? Nagsisimula na kayang mahulog ang loob ni Fabio kay Talia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.